Metro Dangban para sa Italia live na magpapatrol si Paul Manila. Paul? Sarita, nagdalat ng mga checkpoints sa iba't ibang bayan sa Batangas. Ito'y kaugnay ng pagpapatupad ng total gun ban, kaugnay o kasabay ng pagsisimula ng election period kahapon. Bago maghating kami noong Sabado, nagsama-sama ang ilang opisyal ng Batangas Police Provincial Office at mga kinatawan ng COMELEC, Prosecutor's Office, Simbahan at isang NGO sa Camp Malpag sa Batangas City. Pagpatak ng alas 12, naghandang tumulang ang grupo para sa inspeksyon sa mga checkpoints at pati pabayan sa lalawigan. Simula na kasi ng election period, kaya nagsimula na rin ang total gun ban. Ipakita sa tambay, lalo-lalo sa mga Batanggan, no? Na this is a serious related matter pertaining to election upang itaguyod natin ang isang mapayapang at safe na election. Simula kahapon, suspendido ang lahat ng permit to carry, lisensyado man ang mga baril o hindi. Tanging ang mga uniformadong nasa servisyo lamang ang hindi sakop ng total gun ban. Actually, sa total gun ban, so yung ating PNP, NBI, and yung mga law enforcement agencies natin, sila yung pinapayagan lang mga yun na ma-exempt sa gun ban. Sa inspeksyon, sinigurado na sumusunod ang mga kapulisan sa mga panuntunan sa checkpoint. Kailangan may sapat na ilaw sa lugar kung saan ito nakapwesto. Dapat din makita ng mga motorista ang mga signages para malaman nila may checkpoint. Una-una, there should be a billboard with the specifications 3x4 and standard yan, yung font yan. Nakalagay doon kung sino yung team leader ng checkpoint na yon. Usually, yung designated na team leader is a police officer. Hindi rin pwedeng pababain ang mga nakasakay mula sa sasakyan. Maliban na lang kung halimbawa may mga prior, may mga ipinaalam na. So, may prior information ang ating mga kapulisan na merong mga posible yung mga criminal na dadaan sa checkpoint. So, hindi pwede yan na basta may prior information. Sa kabila ng pagkasawi ng 13 katao sa insidenteng naganap sa isang checkpoint sa Atimoran, Quezon, Kamangailan, wala raw dapat ikatakot ang mga motorista. Huwag silang matakot sa checkpoint. Dapat ay matutuwa tayo na we are being safeguarded by authorized elements of the law. Dapat ay huwag nating katakutan sapagkat ito ang nag-i-ensure na yung ating kapaligiran at yung ating streets and environment.